Yo, what's up mga boss? Isang mapagpalang araw na naman pong muli sa ating lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong boss Nolly Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Ay nalalapit na at papasok na ang breeding season. So kayo po ba ay nakapag-set na ng inyong mga breeding stock, inyong mga breeding materials? So nakapag-prime na po ba kayo para makapag-set ng inyong gagamiting breeding sa papalapit na breeding season? So ngayon tayo ay nagse-set na, and then gagawa tayo ng ating two-way cross para sa darating na early bird. So ngayon gagawin po natin ay two-way cross. So ito mga boss, sa gagawin natin na to para tayo ay umabot sa early bird. So dun sa mga willing na gustong mag-acquire nito mga boss, isi-share naman po natin, dahil po tayo ay magmamas production ng two-way. So sana lang tayo ay makapag-produce ng marami, at nasa ganon ma-share natin ito dun sa mga good buyers natin at dun sa mga solid na supporter natin na willing mag-acquire nito. So ito mga boss, gagawin natin ito yung set number 1 na gagamitin natin. Ito yung ating lazy roundhead na binili natin para dun sa Red Game Farm. So ito ay iseset natin sa Boston roundhead, and then sa 5K sweater, para na sa ganun makapag-produce pa rin tayo ng straight roundhead. So bali ang gagawin natin ay lazy roundhead over Boston roundhead, and then lazy roundhead over 5K sweater. A few moments later. So ito yung ating setting para sa ating two-way battle cross. So ito po yung 5K sweater, original na galing po yan kay Mr. Marlon Escolin. Then ito yung breed cock natin na binili natin sa Red. Then ito yung ating Boston roundhead. So ito mga boss ay palahoy na natin to. Hindi ko po ito binili. Ito ay na-produce ko sa original na Boston roundhead. Came from Mr. Marlon Escolin. So ayan yung set number natin, trio settings para sa ating nalalapit na early bird breeding season. Para sa ating set number 2 mga boss, ito po yung ating Jogood Gray. Alam nyo naman na po kung saan ito nang galing. So ibibreed natin siya dun sa ating white Kelso para makapag-produce tayo ng white Kelso over Jogood Gray. So mas magandang kombinasyon siya dahil parehas silang white legged. So ito rin ay in-advise ni Sir B-Boy na magandang ibinibreed ang kanilang white Kelso sa mga regular gray. Since tayo ay walang regular gray, so ibibreed natin siya dito sa ating white Kelso. So ayan mga boss yung settings para sa white Kelso over Jogood Gray. So mga boss, sa mga willing na mag-acquire ng two-way, so open po tayo dito. So mayari, for sharing naman to, wala naman tayong itatago dito. Yun nga lang,
two-way cross. So ayan mga boss, yun yung ating set number 2. Para naman dun sa ating set number 3 mga boss, two-way pa rin tayo. So ginawa natin, pagbabaliktarin naman natin. So ito naman, ang babae naman na gagamitin natin ay white kelso. Dun sa isa, jowood gray yung ginamit nating babae. So ito, kabaligtaran niya, white kelso. So ito yung set number. So ayan mga boss, dapat sa pagpe-prepare ng ating breeding, dapat sa pagpa-priming, so dapat ay maaga nyo sila pinagsasama na sa ganun. Kasi sa unang salang po yan mga boss, siyempre medyo naiilang pa yung inaindo sa brita. So ayan, ayan yung set number 3 natin mga boss, jowood gray, white kelso. So kabaligtad rin ito na ang broodcock ay white kelso, inahin ay jowood gray. Ito naman, jowood gray ang broodcock, inahin naman ay white kelso. A few moments later. So ito naman yung ating set number 4 mga boss. Kung matatandaan nyo, ito po yung imported natin na 20k kelso. So ibibreed natin siya dun sa binili nating stag dun sa Red Game Farm. So ito, imported over local. Ibibreed natin siya sa 5k lazy. So ayan, ganyan po ang pag-meeting. So, magandang meeting sila kasi yung inahin natin medyo hindi gaano siyang malaki, pero yung broodcock high station. So dapat ganyan ang pagsiset ng meeting. Either maliit yung inahin nyo, dapat malaki yung broodcock, or vice versa, maliit yung broodcock nyo, dapat malaki yung inahin. So dapat ganyan para magtugma, magsalubong sila sa gitna. And then mas maganda kung pareho sila ng characteristic. So ibig sabihin, kapag red yellow leg, red yellow leg din yung nanay. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung option nyo, kung paano nyo sila i-breed. So pero mas maganda uniformity, para na sa ganun yung kanilang iaanak ay parehas, hindi malalayo. So ayun yung ating set number 4, local over imported. Yan po yung broodcock natin na ginagamit, ay binili po natin yan sa Red. So ginawa natin yan as a three-way cross dahil yung broodcock ay 5k sweater over lazy round head, and then yung inahin naman ay 20k kelso. So mga boss, ito yung ating set number 5. So gagawa tayo straight sweater. So ito mga boss, kung matatandaan nyo yung inahin na nanggaling sa Asbok Game Farm. So ito yung ipinagkaloob sa amin, ipinagkaloob sa atin ni Boss Norman Mendoza, na owner ng Asbok Game Farm. So ito po ay imported yung material. So pure siya na possum sweater. So ibibreed natin siya sa raptor. Na sa ganun, makapag-produce tayo ng street sweater. So napakalaki niya kasing inahin mga boss, hindi siya pwede pag maliit yung broodcock. So ito yung isa-set natin para sa raptor sweater. So ayan mga boss, set number 5. Ganito lang tayo mag-alaga ng broodcock. Kung mapapansin nyo yung broodcock natin, hindi pa siya nagmumult. Ito po ay nagamit natin ng nakaraang season ng
breeding season, and then dumaan siya sa off season, and then ngayon regular season na naman. So nagagamit pa rin natin siya. Ito po ay dahil sa magandang pagme-maintain natin at sa pag-aalaga natin sa kanya, hindi natin siya pinababayaan na maulanan. Kasi mga boss, para dun sa mga hindi nakakaalam, kapag po kasi ang manok ay mas madaling maglugon kapag sila na-expose sa ulanan. So ayan, ginagawa natin, hindi natin siya pinaulanan. Kaya ngayon, nagagamit natin siya para sa darating na breeding season. So ayan mga boss, set number 5, Raptor. Ito nga pala mga boss, ito yung Raptor natin, Raptor over pure possum sweater. So straight sweater yung kanyang maipoproduce. A few moments later. Ayan mga boss, tayo ay nakapag-set na ng ating breeding para sa darating na early bird breeding season. So doon sa mga boss natin na nag-aabang, and then doon sa gustong makabili nito, open po tayo dito once na sila ay makapag-produce na ng mga sisiw. So mga boss, i-message nyo lang po ako sa ating FB page, sa Boss Nolly Vlog, if ever na makapag-produce tayo. So ito naman po ay willing nating i-share dun sa mga good buyers natin, hindi sa mga seryoso talaga na gustong bumili. So dito po kasi merong mga nag sa atin, merong kasing nagre-request na buyer dun sa mga hindi natin minsan na pagbibigyan. Ako ay humihingi ng paumanyo sa inyo dahil minsan meron po kasing mga buyer na nag papabreed sa atin ng isang season, isang batch, full batch. Kaya nga mga boss, so nangyari hindi natin ma-share dun sa iba kasi nga nakalock-in dun sa buyer na ating pagbibigyan. So ganun po tayo dito mga boss, wala po tayong tinatago, open po tayo since kung ano man yung magustuhan ng buyer natin, basta wag lang yung broodcock. Open po tayo dito, and then so far maganda naman yung nagiging resulta nung ating ginagawang breeding na isi-share dun sa ating mga buyers. So yun lang mga boss, dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Dun po sa mga boss natin na mapapadaan dyan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then i-share po yung ating munting notification bell. So yun lang mga boss, maraming salamat po at mabuhay.